online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education Within Reach. Ang pag-aaral natin ngayong araw ay about sa Media and Information Literacy. So ito na naman tayo sa online klase sa New Normal. So lesson 3 na tayo. So lesson 3, Information Literacy. So, learning objectives. So, at the end of the lesson, the learner is able to define elements of information, classify information based on type, provider, and source, recognize pertinent guide questions leading to information literacy, create a log of the stages and elements of information literacy in a given scenario, identify the different types of information, the different providers of information, and the different sources of information. Justify the need to classify information and explain how various types of information function in society. So, yan yung ating learning objectives ng ating lesson. So, meron ko pala. So, evaluate the information. So, identify the importance of proper sourcing of data. Validate information and value the ethical use of communicating information. So, let's talk about information literacy. So, information literacy refers to the ability to recognize when information is needed and to locate, evaluate, effectively use, and communicate information in its various formats. So, na-discuss na natin yung information literacy on the first lesson, which is the introduction to media and information literacy. So, recap lang tayo. So, kapag sinabing information literacy, so it is an ability or skill of a person na i-recognize or alamin kung saan nanggaling yung information. So, alamin din kung yung information ba, saan ba kailangan. Tapos, saan ba makikita yung information or ano ba yung source ng information? Then, pagkatapos malaman yung sources of information, alam mo kung saan nanggaling ang information na nakita, is dito na nagkakaroon ng pagiging critical thinker ng isang tao. So, ano ba yung kailangan lang sa information na nahanap? Ano ba yung kailangan information? So, yun, kailangan natin dito pumapasok yung analyzation ng information. Okay? So, pagkatapos ma-analyze, masala mabuti yung information, gagamitin mo naman yun. So, maaring, kunwari, sa mga activities, activities natin sa, kunwari, sa media information literacy. Pag nabasa natin yung information, tapos nalaman natin, ganun pala yun. So, pwede natin gamitin or sa ibang bagay. So, kumbaga, yung information, natutunan, dahil naintindihan mo, may natutunan ka doon. So, maaaring maging knowledge yun, di ba? So, magiging stock information na yun, pwede mo siya magamit in the future. Then, after learning or knowing the information, is dito na yung pumapasok yung communicate information in its various formats. Kasi, di ba, si information, okay, nakita mo yung information, na-receive mo na or nasala mo mabubuting information, makapag-create ka na ng panibagong knowledge kasi natutunan mo na or nalaman mo na. Okay? So, pwede ka nang gumamit ng iba't ibang channels para makapag-share ng information. So, yun yung information literacy. Okay? So, next. So, stages or elements of information literacy. So, number one is identifying or recognizing information needs. So, katulad lang din ang sinabi kanina dun sa information literacy, so, kailangan natin identify kung ano ba yung gamit ng information na nakita mo. So, o kaya, alam mo kung paano gamitin or saan mo gagamitin yung information na yan. So, next. Number two, determining the sources of information. So, saan ba nanggaling yung information? So, alam mo dapat kung saan nanggaling yung information. Hindi yung bastang kinuha mo lang yung information, hindi mo sinave or kinapi yung information source ng information. Kumbaga, sa thesis,
kailangan mong i-cite sa reference or dun i-cite yung reference mo sa thesis mo or dun sa reference section para masabing yung information na nakuha mo is valid. Okay? Kasi kapag hindi mo nilista yung reference, parang nagkaroon na tayo ng plagiarism dun kasi basta mo lang siyang kinuha yung information without knowing the source. Okay? Next, citing or searching for information. So, yan, example ko na yung citing kanina. So, sa reference. Kunwari, meron kang kinapin na sa isang ano sa internet tapos kinapin mo siya then nilagay mo yung sinite mo yung kung sino yung author nung mismong pinanggalingan ng information kunwari ay sa ano sa Wikipedia kinuha mo sa Wikipedia pero hindi si Wikipedia yung iyong isa site na source so hahanapin mo dun sa kunwari, di ba, may article dun sa Wikipedia. So, sa reference section sa baba, nandun yung mga information na nakalagay dun sa article. So, may number yun, di ba? So, hahanapin mo yung number. So, dun mo isa-cite kasi dun lang galing yung information na nakalagay sa Wikipedia. Okay? So, kaya, sabi ko sa inyo, si Wikipedia is maraming taong nag-e-edit yan. So, nag-e-edit niyan. So, ibig sabihin, maaaring may mga information dyan na hindi talaga tunay. So, naka-encounter na ako dyan dati ng mga fake news about dun sa information na nakita ko. So, kaya hindi katiwitiwala si Wikipedia. Pero, nakadepende pa rin siguro sa article or information na kinukuha. So, yan. So, searching for information. So, tama, yung ginagawa natin kanina. So, hindi yung nakita lang natin sa Wikipedia, ikaka-copy-paste na natin. Hindi man lang natin na pansin or tiningnan kung saan ba galing yung information. Mamaya, yung link pala nakalagay doon is hindi pala existing. So, it is not valid. Kasi hindi mo alam kung saan nanggaling yung information. Okay? So, next. So, analyzing and evaluating the quality of information. So, dito na pumapasok yung mga sabi ko sa inyo, pagiging critical thinker. Or pagiging evaluator ng information kasi maaaring yung nakuha mong information is hindi sapat sa needs mo sa kunwari sa thesis. So kailangan mo munang salain yung information na makukuha mo. Okay, marami ka nang nakuhang information tungkol doon, related doon. So ano ba siya? Tawag dito, sapat na ba siya or yung quality or yung information bang yun is reliable source of information. Okay? So, siya ba ay, kumbaga may kapares ba siyang information na nanggaling sa iba? May patunay ba yung information na nakuha mo is valid, reliable? So, yun. So, kailangan, ganun pa rin. Nagkakaroon pa rin tayo ng paghihimay-himay ng mga information or pagsasala. Kasi maaaring yung mga nakuha mong information pala ay hindi mo pala magagamit or hindi pala credible yung source. Okay? So, yeah. Next, organize, storing, or archiving information. So, syempre, marunong dapat din tayo mag-organize ng information. Di ba? Kapag tayo nag-create ng thesis. So, pag sa introduction pa lang is kailangan organize na yung thoughts mo. So, based on dun sa mga information na nakita mo, pwede mo ilagay sa introduction. But, hindi lahat. Kasi si introduction, siya yung magiging foundation ng iyong research. So, nandun na din yung objectives ng research mo kung bakit mo ginawa yan. So, next, storing information. Kunwari, ay may nakita ka sa internet. So, in a form of video. So, kumbaga, isa-summarize mo or magte-take down notes ka ng information. So, na-store mo na. O kaya, sa thesis, di ba? Kumbaga, hahanapin mo yung information, then, ika-copy-paste mo, tapos babasahin mo, mag-create ka ng conclusion about doon. So, yan. Archiving information. So, kunwari ay, may printed ka ng information. Tapos, tapos, gusto mo mag-review. So, hahanapin mo na lang. Madali na siyang hanapin. Okay. So, yun yung archiving. So, pagtatago ng information na pwede mong balikan. So, yeah. Next, using information in an ethical
efficient and effective way. So, yan, kailangan pa rin gamitin yung information, yan, sa ganyan, sa good way pa rin. Kasi, para mas maganda or hindi na siya maging ano pa, sanhi pa ng mga kung ano nung bagay na ikakasama ng ibang tao. So, yan. Kasi diba, may mga information ngayon na kumakalat about fake news, ang ganyan. So, sabi ko sa inyo, diba, pag sinabing information, ito yung na-process ng data. So, ibig sabihin, si data, yung nakuha mo sa internet, it is not an information pa din. Okay? So, kailangan, dumaan pa rin siya sa proseso, or malaman mo muna kung saan galing ba yung information na yun, tunay ba siya, mabalidate mo lahat yun, so, or maprocess mo yun, so, information na yun. So, ibig sabihin yung fake news is not information. It only a data. Kasi hindi mo pa siya nababalidate. Okay? So, next. So, creating and communicating new knowledge. So, yan. Sabi ko sa inyo kanina. So, based on the information na nakuha nyo, natuto kayo doon, may nalaman kayong bago. So, yan. Makakapag-create ka nga ng new knowledge doon based on the information na nakuha mo. Next. Yan. Magagamit mo yung information na nakuha mo, na natutunan mo, pwede mo i-share sa ibang tao. So, yan. So, yun yung stages and or elements of information literacy. So, parang sinummarize lang or hinimay-himay lang yung definition kanina ng information literacy. So, next. So, types of information. So, meron tayong apat na types of information. So, number one is scholarly. Number two is professional or trade. Number three, entertainment or popular. Number four is opinion. So, sir, bakit napasama po si opinion dito sa types of information? Eh, di ba, si opinion is not conclusive or, kumbaga, it's typically not information, yung opinion. So, papaliwanag natin mamaya yung about sa opinion. Okay? So, mag-start tayo sa scholarly. So, ano ba yung scholarly information? So, nakalagay dito is, it is the information, or yung scholarly information is the information drawn from the research field of experts or field experts. So, the Central Connecticut State University advice that when learning about a topic, one must rely most on scholarly sources because they are created by experts whose works have been peer-reviewed before being made public. So, ano yung scholarly information based on the definition? So, kapag sinabing scholarly information, ito yung information na nanggaling sa mga expert na sinasabi dito. So, ano ba yung mga experts? So, maaaring sila ay expert sa different field, like sa field ng education, or sa mga technology, sa computer science, information technology, et cetera. So, ibig sabihin, kapag experts ka, or expert ka, meron kang, kumbaga, may great knowledge ka or expertise ka sa particular na field. So, maaring, yan. So, it is, kumbaga, di ba yung mga thesis is kalimitang, ang gumagawa niyan ay mga expert or mga may tinapos na degree. So, kunwari ay masteral degree or doctoral degree or anything na may great knowledge about sa certain field or industry. Or yan. So, yun ya. So, kung yung mga scholarly information daw is been peer-reviewed before being made public. So, ibig sabihin, it is a credible source. Kasi, meron ng taong ni-review yung research ng isang part ng isang tao or ng isang expert. So, di ba sa ating sa mga thesis or dun sa mga BB thesis na tinatawag natin. So, ang kinukuha natin ng information is kalimitan is mga research or thesis or journals. So, kasi siya yung pinag-aralan ng mga mabuti or may mga survey or napag-aralan ng mabuti ng researcher or ng experts na gumawa ng thesis. Okay? So, yun yung scholarly sources. So, next. So, nakalagay dito, is an expert. An expert is someone whose credentials are recognized
by the practitioners, teachers, and students of a particular field. So sa masteral, gumagawa din kami ng research or yan, yung journals. So, ibig sabihin, kapag sinabing expert ka, so meron kang mga certificates na mapapatunay na expert ka. So may masteral degree ka, may doctoral degree ka, na nag-training ka ng ganito. Then yun, mga nag-aral ka sa mga yung mga sa particular ano field na gusto mong i-expertise. Kunwari computer science, information technology, sa education, sa ganyan. So technologies, yan. So yun yung experts. So recognitions by teachers and students. So next. So peer review is a process where one's findings or research is evaluated by fellow experts. So dumadaan talaga sa proseso yung mga yan. So kumbaga, dito chine-check yung grammar, kung siya ba ay plagiarized ba siya o basta lang kinopy-paste sa kung saan. So yan, dadaan siya sa proseso. May sinusunod din format kapag peer-reviewed. Then kunwari, ang peer-reviewed kasi binabayaran din. So bago ma-publish, may dadaan pa rin proseso. So mayroon talagang taga-check ng thesis or nung particular na research or journal. Okay? So yun yung peer-reviewed. So next, so scholar resources must be peer-reviewed before they can be published. So references and citations are indicated so that everything can be verified. So kaya napaka-importante pa rin ng reference and citations kasi doon nila na-verify kung tunay ba yung nakalagay doon. Okay? So kaya yun. Kaya tinuturo sa inyo yung sa reference and citation kasi napakalaga yun. Kasi kapag once na nakita kasi yung information na yun, it's called plagiarize. Pinalagiarize po kasi ginaya mo lang siya sa ibang study. Or kinopy-paste mo lang siya. Nang walang direct na ano, na paalam sa author. Hindi mo malang malang sinite, ganyan. So next, so professional or trade information. So it includes current news and trends about a specific industry presented to experts and enthusiasts by someone with knowledge in the field. So ito naman yung professional and trade information naman, ito naman yung mga information na nanggagaling sa mga specific industry. So ano ba yung mga industry? So kunwari ay agriculture sa field sa industry ng technology, mga ganun. So yun yung mga professional and trade information. Nakalimitan, experts din siya na may great knowledge about dun sa specific field or industry. So, 'yan. So may kailangan ay knowledgeable yung experts na yun tungkol sa isang industry. So, sa kanila nanggagaling yung information. Or, kunwari, may mga trends or narinig tayo about dun sa education, so, sa kanya tayo magtatanong. Sa kasi, siya yung expert. So, yun. Kapag may mga chismis or, di ba, bago magkaroon ng news, is bine-verify pa rin yan sa mga expert. So, may ini-interview sila. Pagka-interview, sa kanila ipapublish kasi yun nga, expert yung kinuha na nila ng information. So, valid yung source nila. Okay? So, professional or trade journals do not have to be peer-reviewed to be published but they are exposed to a higher level of scrutiny from people with knowledge in that field. So, yun, kahit hindi siya peer-reviewed pero ginawa siya ng tao na may great knowledge about that field. Okay? So, yun. So, yun yung professional or trade information. So, next is entertainment or popular information. So, it is an information meant for the general population. So, a journalist, staff writer, or content producer may use some entertaining hooks in order to catch attention or to be easily understood. It is derived from a discussion of others' works. Yan. So, entertaining popular. So, ano ba yung mga current ngayon or na pwedeng or ang main purpose is para sa general public, para sa ating lahat. Okay? So, for example, is news. Di ba, pwede naman siyang in general public or general population kasi responsibility natin na makareceive ng mga information.
na galing sa, yun, kung ano nangyayari sa bansa, sa ibang bansa, ngayon, kailangan natin maging knowledgeable doon. So, maaring yung entertainment or popular is tungkol sa mga celebrities kalimitan, di ba? So, entertainment, di ba? So, sa either news about dun sa mga movies na i-release ngayong, ano, ngayong buwan, mga ganun. So, it is a entertainment or popular information. Kunwari, discussion about dun sa movie adaptation ng isang libro. For example, ano ba ang pwedeng example? Harry Potter. So, pinag-uusapan yung about sa Harry Potter ni ano J.K. Rowling. So, it is a entertainment or popular information na meant for general public. Okay? Pero nakadepende pa rin sa interest. Pero ang main objective niya is makapag bigay siya ng information sa lahat or sa ibang tao. Okay, opinion. So, an opinion is a viewpoint, judgment, or statement that is not conclusive. So, opinions on a specific matter will vary from person to person and will not be thoroughly resolved. So, however, in instances when the best, if not the only answer, must be found, it is wise to choose among informed and sound opinions. So, kapag sinabing opinion, ito yung mga sinasabi ng isang tao na walang patunay or kumbaga sariling opinion lang. Okay? So sa particular na bagay-bagay. So kumbaga si opinion hindi siya kunwari sa korte. Kapag may case. So pag pinaglaman mo yung opinion lang 'yon tapos wala kang ebidensya na ganyan, so it is not a conclusive evidence. So ibig sabihin kapag opinion hindi siya totally information. Okay? So kay masasabi lang na information yung opinion kapag meron kayang kumbaga patunay na tama yung sinasabi mo or based ba siya sa mga tawag dito sa facts or verifiable facts and information na nakita mo or na dapat is napapatunayan yung opinion mo ay based dun sa information or yung verifiable facts na yan. So, yan. So, next. So, an intelligent opinion is an argument for a conclusion based on analysis of verifiable facts and reliable information. So, sabi ko sa inyo. So, yung opinion is maaari lang siya maging types of information kapag ito ay based sa mga verifiable facts and reliable information. So, two people may come up with opposing conclusion based on the same verifiable facts and information, but the disagreement may be sufficiently resolved when new facts or arguments are presented. So yan, pagtatalo ng dalawang tao sa isang verifiable facts and reliable information. So nagkaroon sila ng opinion about doon. Then, nagtatalo sila na garni ganyan, na kesyo ganito, kesyo ganyan, kumbaga, yun, palitan lang talaga sila ng opinion. So, based on the verifiable facts and reliable information. Pero, kapag mayroong isang facts or information na nagpapatunay na tama yung sinasabi niya at tama din yung sinasabi niya, so, that information or that argument is, dun, nagkakaroon tayo ng conclusion na, yun, about dun sa napag-usapan niyo. So, next, medical, legal, and judicial opinions are some of the example in this category. So, for example, sa medical, yung X-ray. So, may nakitang kakaiba doon sa X-ray mo. So, hindi ibig sabihin na sa unang tingin ng doktor ay maaring iba pala yung nakita niya, hindi pala yung tunay or kasi, kumbaga, nagbe-base lang si doctor so, sa kanyang nakikita. So, maaari ka magkaroon ng second opinion or pupunta ka sa ibang doktor para magkaroon ng second opinion about them. So, yan. Yun yung medical opinion. So, legal and judicial. So, yung legal and judicial opinions naman is may kinalaman sa law.
So, yan. Yun yung mga example ng opinion. So, kunwari, sa law, based on the ebidensya ng kabilang panig, based dun sa mga ebidensya, ang tinutukoy na suspect ay ikaw. So, yun yung opinion. So, didiktahan ka na ng judge na guilty ka. Parang ganun. So, yun yung sa example ng opinion. Based on the verifiable facts and information or reliable information. So, next. Providers of information. So, number one is academic institution. Number two, government agencies. Number three, private sector. Number four, private individuals. Yan. So, apat. So, punto muna tayo sa academic institution. So, it is or are schools, colleges, and universities that confer academic degrees. So, they are dedicated to education and research. So, yun yung academic institutions. So, si academic institution, for example, si ICTED. It is an academic institution kasi may patungkol to sa education. Okay? So next. So ang nakalagay dito is students and faculty members of academic institutions continually seek knowledge for themselves and for their community. So the wealth of information they hold can harness from their classrooms, libraries, research and trainer centers, museums and performance halls, publications, and websites. So, yan. So, yun yung academic institution. So, dito, kumbaga sa academic institution, dito natututo yung mga bata. Tapos, natututo na yung mga bata, lumalawak yung pananaw or information nila or yung kaalaman nila. So, maaaring magkaroon tayo ng publications, mga thesis, mga ganyan, then pwede magamit ng ibang tao or pagbasehan ng ibang tao or maging reference ng ibang tao. So, yan. Libraries, maganda yung library or, kumbaga, kompleto yung mga libro, mga reference na pwede mong gamitin. So, napakaganda nun. Kahit na sabihin na meron tayong internet, mas reliable pa rin yung mga nasa libro. Pero hindi lahat. Kasi, napakahirap din namang maghanap ng information sa libro. Kasi, syempre, hanap-hanapin mo pa. Sa internet, pagka-search mo, nandun na. Kaso, ang nangyayari sa internet naman is, mahanapin mo naman kung sino doon yung reliable at credible. So, yan. So, yung private academic institution are funded primarily through tuition fees and private donation. So, for example, is Ateneo and UST. So, sa private academic institution is hindi talaga siya hawak ng gobyerno. So, hindi ang gobyerno nagpapasahod sa kanila. So, yan. So, si ICTED, private academic institution siya. Then next, state universities are public academic institution largely supported by the government. So, example, University of the Philippines, PUP, Polytechnic University. Yan. So, academic institution also source funding from local and international organizations and benefactors. Yan. So, academic institution, yan nga. Yung mga source ng funding nila is based on ginagagaling sa mga donasyon ng mga investors nila or mga organization or international organizations na sumusuporta sa kanila. So next, government agencies. So an organization under the government which is responsible for the administration of a specific function. So, for example, are PAGASA, which informs us about the weather, and PBOX, which monitors volcanoes and earthquake faults. So, pag sinabing government agency, ito yung mga organization na hawak ng gobyerno. So, meron silang responsibility sa particular na field. For example, yan, sinabi dyan sa PAGASA. So, may nakatoka sa kanila, si PAGASA, pag-inform ng weather, si PBOX, sa volcanoes at saka earthquakes. Yan.
Next. So there is an even a government agency specifically tasked to keep Filipinos informed about the government. So the Philippine Information Agencies. So taxes we pay, help fund this government agency. Fund yun na, help fund this government agency. So yan. So hawak sila ng gobyerno, supporta din sila ng gobyerno. So meron silang responsibility na mag-inform sa mga sa fellow Filipinos natin. Kunwari sa earthquake, sa weather, kailangan laging updated yung tao. Kasi pag hindi sila updated, paano nila malalaman na magkakaroon na meron palang sumabog na ano, na vulkan? Eh hindi agad sila nakalikas. Or yun ya. Mga ganun. O kaya may bagyo pala, tapos pumasok pa. So nagbaha. So mahirap yun. So kailangan inform talaga yung mga tao. So example. Ay hindi pala, example na. Next na tayo. So various permanent and non-permanent government agency employ expert in a specific field. So some positions in the government may require passing the civil service exam. So some go through an appointment process while some must be elected. So yan. So yung mga nasa government agency, so kailangan pa rin or required na kumuha ng civil service exam. So, di ba, sa mga ano, sa school or sa mga public school, so kailangan meron kang or pasa ka sa ano, sa board exam, mga ganun. Or may mga certificates ka na magsasabi na ano sa'yo na ikaw ay eligible para magtrabaho sa isang ganyan, para sa school, sa government, yan. So kailangan ng mga exam. So yun yung example ko, civil service exam or board exam. So yung iba naman, yan, through appointment process. So mahabang proseso. So mas maganda meron kang civil isa kang pasa ka sa civil service exam or board sa board exam. Ayan. Or may certificate ka na nagpapatunay na pwede ka or nagtapos ka sa ganito, train ka sa ganito, ganyan. So, yan. Kailangan pa rin mayroong specific na person na expert sa field na yan. Okay, next. So, government agencies gather and disseminate information not for profit but to build a well-informed citizenry. So, in a democratic society, they are accountable to the people. So, syempre, tama din naman yun. So, responsibility ng mga government agencies na disseminate or ibigay sa atin yung information na nararapat. Hindi yung nagtatrabaho lang sila para kumita sa atin. So, hindi naman dapat yun. So, next, private sector. So, it includes businesses, organizations, and other players in the economy that are not owned or operated by the government. So, they provide goods and services for profit. So, competitions for the consumer supports pushes them to continually improve the products and information that they provide. So, yeah, private sectors. So, sila yung primary source or providers ng information. So, ito yung mga sector na lipunan na hindi hawak ng government. So, ibig sabihin, sila yung mga tawag dito, sila yung sumusuporta sa kumbaga sila yung kumbaga external support ng ating government kasi kahit sila yung private sector, nandito pa rin sila sa ating bansa or sa bansa natin. Responsibility pa rin nila na tulungan ng government or may na-earn na profit si government sa kanila. Kasi private sector sila. So, yan. So, ano ba yung mga private sectors? So, for example, tungkol sa ano? Sa agriculture. So, yan, sa mga palay. So, yun yung private sector. So, hindi siya hawak ng gobyerno. Pero meron hawak ng may hawak na gobyerno about dun, Department of Agriculture. So, hawak siya ng gobyerno. So, meron mga external or private sector na
nakikipag-communicate sa Department of Agriculture, sa mga palay, mga ganyan. So, pwede kasing import sa ibang expert galing ibang bansa. Tama ba? Mga expert galing ibang bansa. So, yun yung private sector. So, tama ba? So, yun yung pagkakaintindi ko sa private sectors. So, ano po ba yung ibang example ng private sectors? So, yung mga small businesses. So, kasama pa rin yung sa private sectors. Or yung mga malalaking kumpanya, like SF. So, hindi siya hawak ng gobyerno. So, yan, mga businesses. So, yun yung pwedeng example ng private sectors. Okay? So, next tayo. So, private individuals. So, considered private individuals are those who do not represent another person, corporation, or group. So, a private individual must be motivated to tell the truth, to help, and to do the right thing when giving information. So, si private individuals naman, sila yung mga tao na pinanggagalingan ng credible information. So, walang nahahawak dito. A corporation or another person. Kumbaga, kusang loob ito. Okay? So, for example, ako, I'm a private individual. So, pwede akong pagmulan ng information. Okay? So, wala akong kunwari, hindi ako related sa ganito, sa ganyan. For example lang, ha? Kasi, ako, related kasi sa school. Pero, kunwari ay may pinag-uusapan about dun sa ibang tao or sa particular na may hinahanap silang information na hindi nila mahanap, tapos ikaw nakakalam. So, ikaw yung private individuals. Pero, meron ka pa rin rights na hindi, kumbaga, maging privado or dapat protected ka pa rin kasi ikaw ay private individuals ka. Walang konektado sa iyo or walang humahawak sa iyo or mga corporation, mga ganyan. So, 'yan. So, you count as private individuals. So, next. Sources of information. Number 1 is primary sources. Number 2, secondary sources, and number 3, tertiary sources. So, dati, ang alam ko lang talaga is primary sources and secondary sources. Meron pala tayong tinatawag na tertiary sources. So, simulan natin sa primary sources. So, number 1 is, yan, primary sources. So, it is simply put, person accounts. So, this brings as close as possible to the event, the subject, the original idea, or the findings of a specific study. So, pag sinabi yung primary sources, ikaw yung, kumbaga, yung sources na yun, ikaw yung, yun yung pinagmulan ng information yun. Siya yung kauna-unahan or original. Kumbaga, na pinanggalingan, yung paggagalingan ng information, siya yung pinaka-original. So, for example, yan, thesis. Thesis and dissertations, diaries, interviews, letters, speeches, photographs. So, yun yung mga example ng primary sources. So, ako, pag I'm a primary source, kunwari, sa research, nag-create kami yung survey. Yung survey, yung primary source. Okay. So, next. So, original work of art and literature. So, yan yung example din ng primary source. Kasi original yan. So, wala ka pinagbasihan na kung ano. So, siya yung primary source ng information. So, next. So, familiar naman kayo dito kaya hindi ko na masyadong ipapaliwanag pa. So, next. Secondary sources. So, are anything that comments on analyzes or tackles a primary source. So, the information from the primary source is reviewed, organized, or interpreted often with the help of other secondary sources. So, kunwari, yung isang thesis is may be a secondary sources. Kasi, kunwari, yung ginagawa kong
research pala ay based on the research na research na dati. Kumbaga, in-improve mo lang. So, you are a secondary sources. Kasi, based siya dun sa naunang research. Okay? So, yun nga. Nagkakaroon tayo ng review. Ako nga rin, review mo yung isang movie. Si movie, yung primary source. Tapos, yung review or yung critical review, ikaw yung mismong secondary sources. Okay? So, kunwari, article about dun sa movie. Yung movie, yung primary source, tapos yung article, yung secondary sources. So, yun yung secondary sources. So, for example, textbooks. So, may pinagbasihan pa rin si textbook, kaya secondary sources. Number two, biographies. Yan, critical reviews. Si biographies, pwede kasi. Kasi, galing siya, yung biography is based on the, kunwari, sa tao. Biography ko. So, yung biography, yung secondary sources. Ako, yung primary source. Yan, critical reviews. So, example niyan. Next, tertiary sources. So, refer to a primary or secondary sources. So, it gives an overview of the topic but rarely contains original material. So, some examples are dictionaries and handbooks. So, maaring si tertiary sources is either primary or secondary sources. So, sabi dito, kumbaga, si tertiary sources is naglalaman siya ng information na, kumbaga, kung sa primary sources ay mahaba, sa kanya pinikli niya. So, really contains original materials. Kumbaga, sa dictionary, meaning ng isang particular na word. Diba yun yung dictionary? Handbooks. Yan. So, it is a tertiary sources. Yan, tables. Yung mga ano, kumbaga, may information ka nakita, ginamit niya as a table. Okay, encyclopedias. So, summarize din niya siya based on dun sa mga primary sources mo. So, para mas maintindihan nyo, may example ako dito. So, yan. For example, ang subject natin is traffic application. So, ang primary sources nila is sa CCTV feed. So, kung ano nakikita ng camera, CCTV. Then, secondary sources is the Waze app. Kasi based on sa CCTV or nakikita, or yan. So, yun yung secondary source. Next is tertiary sources. So, Waze user reviews. Kunwari, traffic sa ganito. Hindi agad kita ni Waze app. So, si user naman yung magsasabi na, ay, traffic sa ganito. So, yun yung reviews. Or, kunwari ay, yun nga, based on dun sa Waze app, ano reviews or maganda magamitin si Waze app. So, tertiary sources yung sa reviews. Okay? Next, literature. So, ang subject natin literature, primary sources, Harry Potter. Next, secondary sources is book review. Next, dictionary of wizarding words. Yun, tertiary sources. So, tama yun, sinasabi. Kumbaga, si dictionary, parang brief, mga brief description lang siya ng about dun sa Harry Potter. For example, yung mga spells na ginagamit sa Harry Potter, mga ganun. Or mga particular na words na hindi familiar. So, yun, naka-summary siya as a dictionary. Sa, yun, Dictionary of Wizarding Words. Next, history. So, diary of martial law victim. So, yun, diary ng So, it's kind of primary source. Next, secondary sources. Biography film about a family during a martial law. So, based on the sa diary na nakita, so, magkakaroon ng parang history about or film about dun sa nakita nilang diary ng victim ng martial law. Next, tertiary sources, list of missing persons or desaparecidos from the martial law. So, ito naman yung pag sinabing desaparecidos, desaparecidos. So, ito yung mga taong parang makilidnap, mga ganyan, yung nawawala. So, yun yung sinasabi dyan. Next, performing arts. So, ang ating subject. So, movie film in 1942. Next, biography of the director. So, possible na secondary sources yun. Kasi,
yung gumawa ng movie or nag-direct. So, may kinalaman pa rin yun sa movie. So, kaya nagkaroon tayo ng biography of the director. So, tertiary sources is the guide of the movie. Okay? Next, art and architecture yung subject natin. So, ang primary source natin ay paintings or painting by Leonardo da Vinci. Secondary sources ay article critiquing art piece from Mona Lisa and Last Supper. So, yung Mona Lisa and Last Supper ay painting ni Leonardo da Vinci. Next is tertiary resources is art store database. So, doon naka-summarize yung mga paintings ni Leonardo da Vinci sa art store database. Okay? Next, social science. So, notes taken by clinical psychologists. So, magazine article about the psychological condition. Textbooks on clinical psychology. So, yan. So, yun yung mga example ng primary source, secondary sources, and tertiary sources. So, next tayo. Okay? So, attribution and data triangulation. So, ipapaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng dalawang yan. So, ano nga ba ang attribution and data triangulation? So, are ways of evaluating information. So, these are practices that we can adopt from scientific researchers and journalists. So, pag sinabing attribution and data triangulation, ito yung ginagamit nating way para ma-evaluate or masalang mabuti yung information. So, kalimitan makikita to sa mga scientific researchers and researchers or silang gumagamit nun or journalists. Okay? So, simulan natin sa attribution. So, based on the picture, ano yung nakukonclude nyo about sa attribution? Okay? So, alamin natin. So, pag sinabing attribution, it is the identification of the source of information. So, in this method, questions like, is the source known? Or, is the source credible and reputable? Are asked. So, kung babalikan natin yung picture kanina, kumbaga, sa attribution, nalalaman natin kung saan nanggagaling yung information. Okay? So, yun yung iba, kinuha pala sa ano? Sa World Wide Web. Gamit si Google Search. Diba? Mga ganun. Sa mobile or sa mga tawag dito, Shopee. So, doon pala may tinitindang mga mumurahing gamit na electronics, mga ganon. So, yun yung attribution. Nalalaman mo kung saan galing yung information. So, dito na pumapasok nga yung sinasabi na yung source ba, known ba? Alam mo ba kung saan nanggaling? Or nakikita mo ba yung source? Yung source ba na kinuhanan mo is credible and reputable? Reliable ba siya? Credible ba siya? So, yun lang yun, yung attribution. So, identification of the source of information. So, next. Data triangulation. So, based on the picture na dyan, so, ano kaya yung data triangulation? So, palagay nyo. So, bigyan natin ng definition. So, data triangulation is the process of finding two or more sources for the same information. So, question like, are the sources scholarly, academic, or reputable? So, how many different quality sources saying the same thing? Or are the facts are verifiable or as? So, si attribution at data triangulation is magkaugnay kasi nagkakaroon pa rin ng verifying kung saan ang galing yung source. Next is yun nga. Kung papansin natin dito sa picture, kumbaga, si method 1 and method 2. So, method 1, kunwari, nanggaling yung information dito. So, yung isang method naman sa kabila. Tapos, confirmation of results. So, ibig sabihin, kunwari, may hinahanap tayong isang information, tapos, nakita tayo na kunwari na maraming information, tapos pinagsama-sama natin, or kinonfirm natin kung may kapares ba dito? Related ba silang dalawa yung nakuha mong information? So, yung data triangulation. Okay?
So, intindi naman yan. So, how many different qualities are you saying the same thing? Yan. Sabi ko sa inyo. Kailangan mo munang meron kang mga evidence para mapatunayan na yung information is valid and reliable. Okay? So, next. So, journalists and news media build and protect their reputation and credibility by citing as many reliable sources and verifiable facts as possible. So, kailangan pa rin yan. Pero yung iba kasi, minsan hindi nasa-site ng mabuti kung saan nanggagaling yung information. So, basta na lang binibigay yung information tapos wala man lang credit sa source. May mga ganun. So, common codes in journalism. So, ano kaya yung mga common codes ng journalism? So, here are some codes in journalism that you might encounter when gathering information. So, ano may mga common codes sa journalism? So, number one is on the record. Number two, on background. Number three, deep background. And number four is off the record. So, alamin natin kung anong ibig sabihin ng apat na yun. So, magsimula tayo sa on the record. So, this is the strongest form of attribution because the identity of the source of information is fully known. So, yun nga. Kasi, dito sa on the record sa journalism, common code sa journalism, pag sinabing on the record, ito yung alam mo kung saan nanggaling yung information. Okay? So, kaya siya in strongest form of attribution. Kasi alam mo yung kung saan nanggaling yung information. Alam kung sino yung pinanggagalingan na information. So, this includes anything relevant about how the sources obtain the information. So, for example, position in organization relation to the subject. So, kumbaga, sa on the record, completos recados na siya. So, next. So, this allows other journalists or researchers to verify the information directly from the attributed source. Yun yan. Gamit yung attributed source na nakuha mo, is i-verify nila ng journalists at researchers kung tama ba or yung source, yung information na nakuha mo. So, kailangan pa rin ng verification. Hindi yung basta na lang nilagay sa isang article tapos hindi pala siya verified. Diba? So, kailangan is verified pa din. So, merong mga news na ganun na hindi pala siya verified. Kumbaga, hindi siya verified. Tapos, more on opinion lang siya. Tapos, marami nagbabasa tapos paniniwalaan. Pero hindi naman pala tunay. Or kung tunay man siya, tapos yung pala, hindi pala nangyayari ngayon. Nangyari na pala dati. Dati pala siya nangyari, hindi ngayon. So, yan. So, kailangan pa rin ng nagkaroon ng verification sa na information na nakuha. Hindi ibig sabihin na yung information is valid siya. Kumbaga, yung information is tunay siya, pero hindi pala, kumbaga, hindi siya na-verified ng ayos, yung information. Okay? So, next. So, in a news article or video report, it is typical that only a portion of the source's statement is presented. So, ideally, the entire statement from which that portion was lifted is saved on a verifiable records, for example, as a video or audio recording. So, kasi, sa news kasi, or sa article, kumbaga, summarize na siya ng information na nakuha mo. So, huwag ka ma-expect na makukuha mo lahat. Kasi, hindi naman kasi lahat ng information may bibigay sa iyo. So, only a portion of the source. Siyempre. So, kung ang balita ay lahat ng information binanggit sa'yo, tingnan ko na lang kung kung ilang oras kang manood ng balita, tapos yun, puro ganyan, mahaba. So, kaya kailangan, pag mga ganyan, is yung portion lang. Pero dapat yung portion yun is, parang summarized version siya nung mga nakuha mong information. So, dapat well-informed pa rin yung citizen or yung tao. So, yan. So, yung official statement or the entire statement kasi is yun na. Nakalagay sa isang naka audio recording or video siya.
Pero hindi lahat ipinapakita sa news article or sa video report. Kumbaga, summarized version siya. Kumbaga, may mga information kasi na hindi naman siya, kumbaga, relatable sa topic pero nakalagay doon. So kaya, binabawasan na nila or tinatanggal nila. So kaya, yan, re-review pa rin siya ng mga journalists or nung tawag dito. Ayan, researchers. So, kailangan pa rin verified yung information or nasa alam mabuti. So, next. So, according to the Associated Press Standards and Practices, the information on the record is pursued whenever possible. So, they have strict guidelines when dealing with information that is not on the record. So, may mga may guidelines pa rin kahit hindi naka-record yung information. So, next. So, on background. So, this is when a piece of information is said to be from an anonymous sources or source. So, however, clues about the source who refuses to be identified. So, like positions in an organization or relation to the story may be revealed. Kumbaga, so yung mga ano binabalita sa TV na hindi pinapakita yung mukha. So, it is a anonymous source. So, para maprotektahan yung provider mo ng information. Okay? So, yun yung background. So, yun yung example ko. Kumbaga, para maprotektahan yung identity nung source mo. So, this is sometimes called non-attributable information. And background information is threatened when verified through other sources, preferably one or more on record. So, non-attributable daw siya kasi maaring yung source mo pala ng information na yun is hindi pala verified. Kumbaga, siya is another source mo lang siya ng information. So, kailangan pa rin may kumbaga, meron pa rin sumusuporta dun sa sinasabi niya or yung sources mo. Okay? So, kaya siya non-attributable information. So, next. Kasi hindi mo verified kung saan galing yung information. Or tunay ba yung sinasabi niya. Kumbaga yung mga whistleblowers, sinatawag. Next, Philippine Press Freedom Laws protects journalists from being compelled by the state to reveal the identity of their sources. So, RA number 53 as amended by RA number 1447. So, yeah. So, yan. Pinoprotektahan ng batas yung mga journalists na ibunyag yung kanilang sources. Kasi, nya, credible yung source mo, yung pinanggagaling ng information, dapat lang naprotektahan mo. Kasi, buhay na nakasalari doon, kasi tao yung pinanggalingan ng information. So, this upholds the importance of the freedom of the press and news media as the watchdog of the people. So, yan. So, napakahalaga pa rin ng mga journalists. So, kasi sila kasi yung taga-hatid sa atin ng mga balita. Okay? So, next. Number 3 is deep background. So, this means that the source cannot be identified in any way at all. So, whistleblowers who wants to reveal wrongdoings often share deep background information for their safety. So, yan. Whistleblowers. So, yun yung deep background. So, hindi mo alam or hindi mo ma-identify kung saan ang hindi mo ma-verify yung information na nakuha mo. So, kunwari, ito yung mga kunwari, yung whistleblowers pala ay hindi niya na-reveal yung identity niya. Kumbaga, ang ginagawa niyong way para magbigay sa'yo ng information is through chats or through chats lang, mga ganun. Hindi, kumbaga, hindi nare-reveal yung identity niya. Tapos, yung pala, sa whistleblower pala ay, nare-reveal niya yung mga wrongdoings ng mga, ng mga tao sa gobyerno. So, di ba, yung mga whistleblowers dati nag-ganyan. So,
Maaari kasi yung mga whistleblowers na yan is hindi talaga tunay or sabi-sabi lang na kunwari alam nila. Meron kasi mga tao na ganyan na yung sinasabi pala nila ay hindi tunay. Parang binayaran lang sila. Yan. Sa inyong deep background. So, kaya, protektado pa rin sila ng protektado pa rin sila si whistleblowers. So, alam nyo naman yung whistleblowers kaya hindi ko na masyadong kailangan pang ipaliwanag. So, next. So, a good journalist or researcher must verify the information with other sources. So, especially with someone willing to speak on the record. So, dapat maging isa kang magaling na journalist or dapat marunong ka mag-verify ng information with other sources. Hindi yung nagaling lang sa isang tao. Tapos, yun, without verifying that information is valid or comparing with other sources, yun, hindi ka isang good journalist na tatawag. So, next. Off the record. So, off the record means that the information may not be used at all. So, however, Guy Bernstrom warns that this common term has become confusing and even if off-the-record information is not published. So, it may be still be passed off as gossip to friends, family, or co-workers. So, ito naman yung mga information na hindi nire-record. Kumbaga, parang sinabi lang sa'yo, kinausap ka tungkol sa ganito, ganyan, pero hindi mo siya nire-record. So, even na yung information is hindi mo magagamit kasi kailangan, hindi mo magagamit, is nagkakaroon pa rin ng gossips tungkol sa mga ganyan. Ito yung mga, gossips lang siya. Yung mga information na off the record. Tapos, nung pinasa sa iba, napatungo ng iba. Or yung nadagdagan habang chinichismis. So, yung palang information na yun is hindi naman pala tunay. Fake news lang pala siya. Mga ganun. So, kaya, kahit hindi nakapublish yung information na yun, tapos napag-usapan pa rin. So, ang tawag dun is off the record. So, kaya, mas maganda yung information is, kunwari sa mga journalists, kailangan ng record sa dyan. Para may evidence sila or may pagbasihan sila na information. Or para ma-verified na ayos yung information na nakuha nila. So, next. Okay, nagkamali lang ako. Number 4 to ha. So, next. So, to avoid confusion, journalists, researchers, and their sources are advised to set ground rules before information that is off the record, not attributable or background or deep background is sent and received. So yun niya, kailangan para ma-avoid yung confusion, dapat, merong rules sila bago nila gawin yung mga bagay-bagay sa journalism or yung mga articles. So dapat meron pa rin sinaset na rules and guidelines sa pagkakuha ng information. Okay? Bago nila ibigay or i-publish na para mabasa ng ibang tao or ibigay sa ibang tao sa or ibalita sa TV, parang ganun. Sa newspapers, mga ganyan sa TV. Yan, kailangan pa rin ng ganyan. Okay? So next. So ethical use of information. So ano ba yung ethical use of information? So bago tayo pumunta doon, alamin muna natin si ethics. So ethics. The scholar defines as the branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct. So yun. So yun yung ethics. So it gives a predetermined set of guidelines based on a code of morality that people in the society will follow. So while ethics may vary depending on the number of factors, its core remains the same, mankind's concept of right and wrong. So, yun yung ethics. Yun niya. Yung alam natin about dun sa tama o mali. So, yun yung ethics.
So, sa use of information, meron tayong sinusunod na ethics. So may sinusunod tayong rules. So, nakalagay dito. So, there are times when you need to share information that you have acquired from various sources written by different authors. It is inevitable to directly quote their words in order to preserve their meaning. So, yun nga. Nakita tayo ng credible source. Tapos, hindi daw natin may iwasan na i-direct yung kopyahin lang natin yung nakuha natin sa internet para masabing or yung meaning niya is nandun pa din. So, however, quoting someone else's word without giving credits to the author essentially gives an impression that you are claiming ownership of the words they have said. So, this is called plagiarism. So, napaka-importante pa rin na kahit kinuha mo lang siya sa internet, dapat pa rin or nandun pa rin dapat yung credit sa author mismo ng information na kinuha. Okay? So, ano ba yung mga ethical use of information? So, number one is give credit where credit is due. So, the abundance of information is because of the huge number of content contributors. So, it is important that an individual works or individual's work or knowledge is given credit when someone uses it as material. So, failing to recognize them or claiming others' work, as one can see, is not just unethical. It can also means legal repercussions. So, ibig sabihin kapag give credit where credit is due. So, kung sino yung author ng information, dapat bigyan mo siya ng credit. Hindi yung basta mo lang kinopy-paste. Okay? So, yun yung number one. So, dapat lang na bigyan mo siya ng credit kasi pag mamay-ari niya yun, hindi mo siya pag-aari. Okay? Number two. So, practice due diligence. So, whenever people come across information, they must validate its authenticity. So, kailangan alam mo din kung authentic ba siya, tunay ba siya yung information na nakuha. So, it is important to find out if the information source is credible and is based on facts and research. So, doing due diligence before accepting information is necessary to filter out false or misleading data. So, dapat sa sarili mo pa lang, isinasala mo na information mo bago mo siya ilabas. Kasi, shinare mo lang, kunwari, nakita ka ng information sa internet, tapos basta mo lang siya shinare without knowing that information is fake news. So, dapat sa atin pa lang is, dapat responsible na tayo. Na, dapat yung makikita nating information, dapat hahanapin muna natin yung source niya, ilocate niya, valid ba siya, verifiable ba siya, or credible ba siya. So, bago mo siya, i-share sa iba. So, next. So, respect everyone's privacy. So, it is true that privacy is becoming more and more difficult to uphold in this information age. So, yun nga, sa panahon ngayon, kahit gusto mo talagang maging private, pero yung privacy pa rin nawawala eh. Nawawala pa rin privacy natin. So, yun. So, while users may not have control about what their friends share online, so they do have control over what they put on the virtual space. So, while it is not wrong to express oneself, it is not necessary that user shares even every minor detail of their life on the social media accounts. So, this behavior does not only take up valuable storage space on the cyberspace, it also raises security concerns. So, in addition to this, users should not share personal information about something else without their consent. So, yun yan. So, respect everyone's privacy. So, ibig sabihin, yung pag-share pa lang ng pictures sa ibang tao without consent galing dun sa taong yun is nya labag yun sa ethical use of information. Yun yung nakuha naman siya ng epic picture. Pwede ka ng kasuhan kasi wala siyang wala siyang consent sa yun na i-post mo yun. Okay? So, dapat tayo as a person, dapat
hindi lahat ng information ay pinopost natin sa internet. Kasi, maaring makuha yan ng ibang tao. So, hindi natin alam na may tao palang nanggagaya ng identity natin. Kina-copy-paste or lahat ng information na nakita niya sa iyong profile, kinuha niya. Tapos yung pala, mamaya, nahack na yung iyong Facebook account. Eh, nandun lahat yung mga contacts mo or yung mga information na kailangan mo. So, dapat yung mga, ano lang, mga information na kapag nakuha ng iba, okay lang. So, dapat, yun yan. Yun yan, sa ating palang mga sarili nagsisimula. Yung, yan, kailangan, nandun pa rin yung privacy natin. So, next. Hindi kasi natin kontrolado yung ano eh, yung sa internet eh. Maaring lagi silang mag-share ng share kung ano makita, tapos hindi naman nabe-verify ng ayos. So, kaya ako, pag nakita ng fake news, agad ko siyang, ano, nire-report. Para hindi na siya kumalat pa. So, next. So, separate facts from opinions. So, the beauty of information in today's digital age is its use of so-called big data or content pooling by individuals. So, but it has also its curse. So, everyone with access to the internet can contribute to the web of information. So, if users decides to do so, then they had to separate facts from opinions. So, users should not publish personal beliefs and claims that they are right without proper research. So, they must only consider information and not abuse it. So, meron kang, ano, you have the right to post anything, but kailangan pa rin na, kunwari, may information na nakita sa internet, tapos basta mo lang siya pinost without, kumbaga hindi mo siya sinala. So, dapat hindi ganon. Dapat sasalain mo muna yung information bago mo siya i-post. So, kailangan, kung yung pala nakita mo, more on opinion, dapat sineparate mo yung opinion sa facts. So, kailangan, yun, sa uses of information. So, kailangan is nangingibabaw si facts kaysa sa opinion. Kasi, yung opinion kasi without verifiable or reliable sources na nagsasabi na tama pala yung opinion mo, is hindi siya masatawag na information. So, kailangan fact, may facts pa din. Okay? So, pero maraming tao kasing ina-abuse yung power nila eh. Kesyo may freedom of expression sila, pero, yun nga. Yun, nalalabag pa rin nila yun. So, next. So, common knowledge, interpretation, quotation, and paraphrase. So, yan. Pag-discuss naman natin yan. So, mababanggit pa rin dito si plagiarism. So, ano ba si plagiarism? So, using other people's words and ideas without clearly acknowledging the source. Source of information. So, yun yan. Alam nyo na yung plagiarism. So, yung, kumbaga, kinapopaste mo lang siya without, hindi mo sinaset yung pinanggagaling yung source or yung author ng source. Or nung information pala, rather. So, next. So, ano nga ba si common knowledge? So, facts that can be found in numerous places and are likely to be widely known. So, pag sinabing common knowledge, ito yung kumaga alam ng lahat ng maraming tao. Yan. For example, John F. Kennedy was elected president of the United States in 1960. So, this is generally known information. So, you don't need to document these facts. So, kapag alam ng maraming tao, hindi mo na kailangan talagang maglagay ng quotation ng source kung saan ang galing yung information. Kasi siya ay alam na ng tao. Kunwari, si President Duterte, siya yung presidente natin ngayon. So, it is a common knowledge. So, next. Quotation. Using someone's words directly. When you use a direct quote, place the passage between quotation marks and document the source according to standard documenting style. So, pag sinabing quotation, meron tayong ginamit na copy-paste natin, tapos wala tayong, nilagyan natin ng quotation. So, yun yung quotation. So, for example, so according to John Smith in the
New York Times, 37% of all children under the age of 10 live below the poverty line. So, nabanggit kong sino yung source na information. Pero may quotation pa rin siya. Yan. So, next. Paraphrase. So, using someone's ideas but rephrasing them in your own words. So, although you will use your own words to paraphrase, you must still acknowledge and cite the source of information. So, yan. Paraphrase naman is, kumbaga, kung kanina, direct quotation tayo or kinopy-paste lang natin sa paraphrase, based on doon sa information na nakuha mo, what can you conclude? Or parang rephrase or based on sa nakita mong source, parang binigyan mo siya ng bagong kumbaga hindi siya direct quotation. So mga may binago kang words pero nandun pa rin yung meaning ng information. Yun pa din yan. So kaya kailangan pa rin ng source or saan ba nanggaling yung information na yun na pinaraphrase mo. So, ginagamit kasi yung paraphrase para maiwasan yung pagiging plagiarist ng isang bagay. Okay? So, sa masteral namin, ganun, kailangan pa rin i-paraphrase kahit meron ng citation about doon. So, kailangan pa rin i-paraphrase. For example, ito. So, original passage. So, the number of foreign and domestic tourists in the Netherlands rose about 42 million in 2017, an increase of 9% and the sharpest growth rate since 2006. The National Statistics Office, CBS, reported on Wednesday. So, may quotation, then DutchNews.nl 2018. So, yun yung original. So, ito naman yung paraphrase passage. So, according to the National Statistics Office, so the Netherlands experienced dramatic growth in tourist numbers in 2017. So, more than 42 million tourists traveled to or within the Netherlands that year, representing a 9% increase, so the steepest in 12 years. So, DutchNews.nl 2018. So, nandun pa rin yung meaning nung kaninang original passage. So, yun yung paraphrase. Nire-rephrase mo yung sentences, but the meaning of the information that yung kinuha mo is nandun pa din. Yun pa din. So, next. So, strategies in avoiding plagiarism. So, number one. Okay? Plagiarism has legal implications. So, while ideas themselves are not copyrightable, so the artistic impression of an idea automatically falls under copyright when it is created. Okay? So, to avoid plagiarism, so the following is the strategies. So, number one is submit your own work for publication. So, you need to cite even your own work. So, para maiwasan yung plagiarism, kunwari, meron kang research na hindi na publish. So, peer review mo siya, tapos i-publish mo siya para hindi na siya, kumbaga, makaiwas ka sa plagiarism. Baka kasi yung research mo, ma-count as plagiarism na ginaya mo lang. So, you need to cite even your own work. So, kahit siya ay, kunwari, meron kang research, tapos gumawa ka pala ng research based on doon sa research, kailangan pa rin i-cite mo yung source mo, yung mismong research mo. Yan, kailangan pa rin yan. So, next. So, put quotation marks around everything that comes directly from the text and the site, the source. So, kailangan pa rin yan. So, next. So, paraphrase, but be sure that you are not simply rearranging or replacing a few words and cite the source. So, dapat hindi ganyan yung ni-replace mo lang yung few words para masabing pinaraphrase mo. Tapos, hindi mo na sinite yung source. So, kailangan pa rin isa-cite mo yung source. Dapat sa paraphrase, kahit dapat nire-rephrase mo yung buong sentence, pero hindi pa rin nawawala yung meaning ng sentence or ng information. So, kailangan pa rin i-cite yung source kahit na paraphrase na. So, next, keep a source journal or a notepad or note cards annotated
annotated bibliographies can be especially beneficial. So, yun nga. Para hindi ka, kumbaga, kapag tayo nakita ng information, tapos basta lang natin siya ikinapis, dapat meron ka din summaries ng iyong kung saan mo kinuha yung information para hindi mo nalilimutan. Kasi baka nalimutan mo lang, tapos nakasuhan ka ng plagiarism. So, dapat meron kang journal na or isang document na doon nakalagay lahat ng sources na pinagkuhan. Kahit kasi siya nakasite doon sa, kunwari nakasite doon sa sentence, pero hindi mo naman nilagay sa reference yung source mo, wala din yun. So, kailangan may sources pa din. Or reference pa rin. Next. So, use the style manual in properly citing sources. So, meron mga standard formats kasi na sinusunod kapag tayo nagsasite na sources. So, number two. Next. Hindi pala number two. So, get help from the writing centers or library. So, yan. Humingi na kayo ng tulong para ma-properly cite nyo yung source. Kasi minsan hindi nyo agad ma-verify kung saan galing yung information yung sa libro. So, kailangan humingi na din kayo ng tulong. So, next. So, to present or sa presenting valid and reliable information, so we must identify the information needed. So, what, where, who, when, why, how. So, napaka-importante pa rin ang WH questions kapag may hinahanap tayong information. Next, determine all the possible sources. Select the best sources. So, kung may kinuha tayong mga sources na pwede natin pagkuhunan, dapat kunin natin yung pinaka-best. So, mga information na nakuha natin or sources natin. Next, locate and find information within the source. So, napaka-importante pa rin. So, next is extract the best relevant information and cite pertinent sources. So, yun. Ano na? Naayos mo na yung information mo. Nalocate mo na kung saan ang galing information. Tapos, kung saan gamit, nasummarize mo na. Nasala mo na. Tapos, nakuha mo na yung gusto mong kunin na information. Tapos, meron ka ng, nasite mo na din yung source mo. So, na-present mo na yung valid and reliable information. So, yan. So, yan yung lesson 3. So, ipagpapatuloy natin ang lesson 4 sa susunod na episode. So, ako si Val Escala, dito lang sa online klase, sa New Normal. Bye-bye!